marami ang mga di makapaniwala nang kumalat sa social media ang mga larawan ng isang manok na may mong sungay. Ito ay may matapos na may mag-share nito sa iba't ibang Facebook groups. Sabi nila, Photoshop lang ito, kundi kay edited. May mga nagsasabi rin na kahit ito at inilagay o dinikit sa ulo ng manok. Mayroon pa nga mga nagagalit dahil nanululong pang daw ang post nito. Pero mayroon din mga naniniwala na ito. Maaari raw kasi na kahit ito, imbis na sa binti tumubo, ay sa ulo ito tumubo. May mga nagsasabi rin na maaaring ito isang uri ng abnormality sa katawan ng manok. Kung ano-ano nga ang binansag ng mga nakakita ng netizen sa manok na ito, una na riyan ay ang demonyo dahil ang devil pang. Hindi naman raw maaaring tawagin ito ng manok ng San Pedro. May mga nabansag din na bakanok o di kaya kambinok at torunok. Nalahian daw kasi ang nanay ng manok ng nasabing manghayo. Dahil sa mabilis na kumalat ang aming post singgil sa naturang manok na may sungay, ay may dalawang Facebook user, isang lalaki at isang babae na parehong taga Davao City ang nagpaabot ng mensahe. Pinatotohanan nila na di gawa-gawa ang naturang pictures. Sinabi ng lalaki na kahit nung una ay di siya makapaniwala na may manok na mayroong sungay hanggang sa makita niya ito ng personal. Dito niya napatunayan ang kwento na totoo nga ito. Sinabi pa niya na iniingatan ito ng gusto na may-ari dahil marami ang pupunta sa kanilang lugar at nagpahayag na interest na gusto nila itong bilhin. Samantala, sinabi ng babae na tinatawag ang manok sa kanilang lugar na Satano at Haring Manok. Sinagot pa niya ang komento ng ilang mga netizen na dininiwala. Sinabi niya natural lang na di sila makapaniwala. Hindi kagaya niya na nakita niya ito ng personal. Nung una ay maliit pa ang sungay ng manok. Kinalaunan ay humabang ito. Pero nang tumanda ay lumiit raw ulito. Ibinalita pa niya na sa ngayon ay patay na si Satanas. Bigla raw kasi itong magkasakit.